Sa unang tingin ay misto lang, magkapit-bahay lang na naglalaro sa kalye ang tatlong batang ito. Pero pagdating sa tabi ng kotse, dalawang batang edad 11 at 14 na lang ang trumabaho sa side mirror ng sasakyang nakapark sa tapat ng bahay ng biktima. Ang isa pang kasama nila hindi kita sa CCTV dahil tumambay sa isang lugar bilang lookout. Dahil sunod-sunod ang daan ng sasakyan, ang 14 anyos na suspect umupo pa sa gutter, habang ang 11 anyos naman nagkubli sa puno. Ito ay binaba ng taxi, white na taxi. And then nalaman namin na ito palang mga bata ay may pinagbabagsakan. No? Yung mga nananakaw at may porsyento. Nang makakuha ng pagkakataon, ilang segundo lang nilang nasikwat ang magkabilang side mirror ng sasakyan at saka tumakas. Pero may nakakita pala sa ginawa ng mga menor de edad na suspect. Itinimbre ng tricycle driver ang pagnanakaw ng mga bata, kaya hinabol ang mga ito. Nakita sila nung residente rin dito sa amin, tinuro sila. Unang nasakote ang 14 anyos sa suspect, kaya dinala sa may-ari ng sasakyang ninakawan ng side mirror. Habang ang 11 anyos sa suspect ay mabilis na nakatakbo. Kahit tinahabol ng taong bayan, nakatakas rin dahil agad nakasabit sa pampaserong jeep. Hindi naman nakita ang isa pang bata. Ayon sa kapitan ng barangay, dinala ang 14 anyos sa suspect sa Social Services Development Department ng Quezon City. Kinalaunan ay nahuli rin ang isa pang bata pero dahil hindi mahanap ang magulang nito, ay tinurn over na lang sa kanilang barangay sa Quezon City rin. Hindi nakasuhan ng tatlong menor de edad na suspect. Ayun, ang nakaka-frustrate dyan, dahil sa batas na to, yung mga kabataan, yung mga katulad nilang minor, ang nagiging biktima ng mga sindikato na dahil walang criminal liability, may criminal liability man, pero hindi katulad ng pag teenager ka. Cesar Apolinario, GMA News.